try to introduce within the PNP the safety measures on riding motorcycles. It originated from the highway patrol. They are the ones catering the safety within the highways. So right now in Region 10, we have two courses na nakandak na. The personnel of Region 10 will know the discipline in the highway and at the same time serve as an example sa mga civilians. Safety is always number one. Pinapakita natin na yung Philippine National Police magiging sample na following the safety in the highways para yung civilian mag-follow. Yung mga tinuro ng Tigers dapat may internalize saka mai-apply without hesitation, then improve through constant ride. Kasi kung pag hindi mo practice yan, matatakot magsakay motor. Pero yung nervyos mo, pag na-conquer mo yan, papalitan niya ng literacy, confidence. Yan ang wisdom behind. Dapat pag pumasok ka dito, you are physically fit. Alam naman natin, yung kapulisan, they have undergone yung basic training course. So, number one is yung discipline na nandyan. Yung patience, sumusunod tayo sa instructions. May mga ibang estudyante na talagang marunong na mag-motor. Just like myself, I have undergone sa ganitong training din. Ang ginawa ko dito is tinanggal ko muna yung aking nalalaman at inabsorb ko lahat ng turo ng highway patrol. Makikita mo na what I've learned in the past is may mga kulang. Yung turo ng highway patrol is talagang makikita mo, magkaroon ka ng knowledge yung handling, what to do in case of situations na may mga emergencies, alam mo kung paanong gagawin. Para ma-apply natin yung lahat na tinuro, yung mga tinuro ng Tigers sa Corbada, lahat-lahat kasama yung body posture, yung i-apply mo lahat yung tinuro ng mga Tigers. Doon ang, yun ang real application ng rider course. I'm very happy. Mabilis natuto yung ating mga officers from Region 10. Wala man lang isa na nag-incur ng casualties. I'd like to thank the Highway Patrol, all the training staff for handling the course properly. Napakahalaga, hindi lamang sa karyer ng isang alagad ng batas, lalong-lalo ito sa personal na buhay. Kasi ang pagmumotor pala, dito ko nalalaman na kailangan pala, ikaw ang maglalaro sa motor. Dahil ang motor ay hindi nakakatakot. Gas, gas, gas! Ayun, ayun, ayun! Always ask his guidance. Huwag mong isipin talaga na matagal ka na nagmumotor. Ever since hindi ka na aksidente, huwag mong isipin na magaling ka talaga. Akala ko alam ko nang lahat, pero nung sumali ako dito, ang dami ko pa rin natutunan, lalo na sa safety. Kaya in everything we do, kahit sa training man o sa hindi training, always ask his blessings. Sa ganitong araw, dahil ito yung pinaka-highlight ng motorcycle riding course, ang tinatawag nating jump. So pag hindi mo ma-overcome to, hindi mo matapos to, hindi ka gagraduate. Napakahirap dahil ako yung unang-unang nag-jump. Kasi yung pag-jump, magdadalawang isip ka talaga kung anong mangyari sa'yo. So later on, i-overcome mo yung fear. Once na nakapag-jump ka ng isa, conquer mo na yung fear, tuloy-tuloy na yun. Kasi yung final jump, yung panahon ng after World War II sa California Highway Patrol, during that time, yung pag-ride nila, may putol na tulay. Yung mga putol na tulay, yung mga binumba ng panahon, para makatawid ka sa kabilang tulay, yun ang ginagawa, lalagyan ng pataas ng rampa. Doon nagagamit yung final jump. I came from zero, hindi ako talaga marunong magmotor until na natuto ako. Then itong activity na to, medyo, of course, kaba yung adrenaline medyo malakas until such time na na-overcome ko yung fear ko. Of course, lahat kami lakasan mo yung dibdib mo, ipakita mo na kaya mo by way of positive thinking. Kaya sa simula ay
kabado. Ngunit sa mga advice, tulong ng ating mga Tigers, nalagpasan natin ang kaba, ating ibinigay ang gasolina. Kaya tumalon ang motor at tayo ay nagtagumpay. New skills, knowledge mo, saka yung confidence para makonquer mo yung sarili mo. Pagsimpleng pagsunod sa mga Tigers ay isang napakahalaga na component ng training na ito. Iniisip ko yung palaging sinasabi ng mga instructor, yung mga Tigers, makinig lang at sumunod. So kung ano lang yung sasabihin nila, dahil sila yung makapag-advise ng tama, dahil sila yung nakakaranas nito at sila yung mga expert sa ganito. So susundin lang natin at hindi tayo malalagay sa peligro. Para sa akin, ang fear dito is just an illusion. You should be determined and courageous to take the challenge. Marami akong natutunan dito na pwede kong i-apply sa trabaho namin bilang mga pulis. Malaking bagay talaga ang naitulong sa akin ng EMCRC.